Ay, magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Arman Sidu, isang online entrepreneur at author ng Arman Sidu's blog. Okay, and I hope you're doing fine. Okay, I hope you're having a good day with your family kasi Sunday ngayon. And isa yung reason ko bakit napapanood yung video na to dahil isa ka sa mga subscriber ko. Okay, isa ka sa nagkaroon ng interest sa aking page. Okay, and ginawa ko yung video na to, okay, kasi may gusto kong i-share sa'yo, okay? I-share sa'yo kung meron kang online business, okay, so kung isa kang online entrepreneur, internet marketer, affiliate marketer, or may ari ng home business na gustong magka-resulta agad, okay? I want to share with you something, idea na makakatulong sa'yo, okay? But before that, okay, gusto kitang tanungin, naranasan mo na ba na magkaroon ng problema sa business mo? Okay? Or gusto mong magka-resulta and you try to search in Google, YouTube, and blog. Okay? And nakita mo isang solution and nakita mo, sabi mo sarili mo, ah, maybe it will work. Okay? And you try a couple weeks. Okay? Sinubukan mo ng ilang weeks. And after weeks, wala ka pa rin makuha ang resulta. Okay? Kung naranasan mo yan, okay, you should stick to this video until the end. Dahil, okay, I will share the idea, okay, isang idea na alam ko makakatulong sa'yo para magka-resulta agad. Okay, kasi this idea, okay, hindi mostly ng mga online entrepreneur, internet marketer, okay, hindi nila ito pinapansin. Okay, that's why they are failing. Okay, even kahit they're researching sa solution ng problema nila to get results. Okay? So, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayon is about information versus knowledge base. Okay? Ano to? So, most of online entrepreneur, okay, lalo na yung sisimula pa lang, okay, gusto nilang matuto. Okay? Gusto nilang matuto how to earn money. Okay? How to do it. Okay, so the research on YouTube, Google, and etc. Okay, and nakita niya yung solution, they tried it, and nag-fail. Okay, and isa sa mga reason kung bakit nangyayari ito, okay, dahil yung mga source nila, okay, yung source ng kinuhaan nila ng mga strategy. Okay, so there's two kinds of source, information and knowledge base. Okay, so pag-usapan natin yung information. Information means makukuha mo rin to sa Google, sa YouTube, and etc. Okay, usually yung source na to makukuha mo sa dalawa, o yung dalawang source mo, makukuha mo sa YouTube, Google, etc. But information is about someone, okay, binasa lang niya sa books o nakita na lang sa video and they share it. Okay? Yun lang. Okay, di nila inalam kung effective nga ba or hindi. Gusto lang nila i-share dahil they think it's effective pero hindi nila subukan. Okay? So, it big sabihin, yung information is unproven. Okay? Nakuha lang nila sa other source, din gusto lang i-share nila. And mostly nangyayari ito sa mga vlogs. Okay? Mostly nangyayari ito sa mga vlogs kasi mostly ng mga vloggers nakikita nila meron sa mga books, nababasa, and nakikitang video. Okay, they want to create a content, they will just post it, okay, sa vlog nila. And hindi nila ilalam kung proven yun. Okay, hindi nila sinubukan kung proven yun. And yung iba, binasa yun, okay, nakita yun, sinubukan nila, and hindi pala effective yung ganung strategy. Okay, hindi na pala effective kasi medyo, I think, siguro matagal na. Okay, ngayon, usapan natin yung knowledge base. Okay, knowledge base, ibig sabihin, someone na nakita ng video, someone nakabasa ng isang vlog, okay, sinubukan niya, nag-work, at sinare niya sa iba. Okay? Ngayon, isipin mo, no? Nag-work, sinubukan niya, nag-work siya, sinubukan niya, at sinare niya. Do you think, pag yun yung kinuha mo, okay, pag yun yung nabasa mo, mag-work din sa'yo? Diba? Oo. Kasi, sinubukan niya. Okay, nakuha niya yung information, sinubukan niya, nag-work, sinare niya. Okay? Yun yung dapat mong
kunin. Okay, doon yung dapat mong alamin. Okay, yun yung dapat mong mabasa. Yun yung dapat mong mapanood na training. Okay? Kasi, it's proven. Okay? Proven dahil sinubukan niya before niya i-share. Okay? Ngayon, paano mo malalaman na proven ito? Okay? Isa sa mga way para malalaman mong proven ito is if the author na nag-create ng blog or videos is credible enough. Okay? Ibig sabihin, if kumikita na siya online ng malaki, credible na siya kasi yung mga tinuturo niya, effective yun. Okay? Pangalawa, kahit hindi siya possible, pangalawa, is meron siya mga testimonial. Okay? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, pinapakita niya yung mga results niya. Okay? Mga results niya. Halimbawa, if nag-gumawa siya ng ads, okay, pinakita niya yung results niya na nakakuha talaga siya ng maraming prospect gamit yung ads. So, pwede siyang magturo ng about Facebook advertising. Okay? So, credible siya na magturo. Okay? So, ngayon, you know, okay, alam mo na kung anong dapat mong anong training yung dapat mong kunin. Okay? It's knowledge-based. Huwag kang kumuha ng information-based. Okay? So, maraming information na nakakalat sa internet ngayon. Please, alamin mo na kung credible ba yung author. Okay? Some blogger are just creating content para may magawa lang. Okay? Para may ma-update lang sa blog. Other are creating content na para makatulong. Okay? Sinubukan talaga nila at sinare nila. Okay? Yun yung hanapin mo. Yung sinubukan nila. Ngayon, if naghahanap ka ng knowledge-based training, okay, meron akong isi-share sa'yo. Okay? So, our company gumawa ng isang social platform o social media platform with trainings. Okay? So, ano to? So, kung gumawa ka ng account na to, okay, unang-unang makuha mo is meron kang social account. Okay, parang Facebook. Meron kang account na pwede kang ma-message, mag-post ng update sa'yo, at mag-add ng friends. Okay, mga friends mo is mostly, hindi talaga mostly, lahat. Okay, lahat is mga online business owner. Okay, ibig sabihin, mga positive sa business. Unlike Facebook, lahat-lahat ng tao andun. Okay, negative, positive. So, if you are an online business, you need a positive one. So, it's very good na ma-add mo yung mga friends na positive or may hilig sa online business. Okay, so malay mo kasi maging ka-partner mo siya in the next few months, the next year, or in the future. Okay? Next na makukuha mo is, excuse me, is yung training. O training na knowledge-based. Okay, ibig sabihin, sinubukan talaga. And it proven na proven possible na mag-work sa'yo. Okay? So, if you want, okay, to learn para sa yung business ko, paano talaga kumita, okay, i-click mo yung button sa baba or sa link, ilalagay ko yun, and gumawa ka ng free account para ma-access mo yung mga free trainings at para makapag-add ka ng mga friends na mga positive thinker. Okay? Kung mahanap mo ako doon, please add me. Okay? Arman Cidre yung pangalan ko doon para at least magkakilala tayo. Okay, so thank you for watching this Armands once again and see you on my next video. Bye-bye!